AP Bread kontra sa Team Flash. Meron na agad pang gugulong na gaganap sa pangunguna ni Master Ogwen. Yup, both teams prioritizing the purple objective as we speak. And Ogwen taking the brunt of the damage, but at the same time, mapapagamit niya ng retribution itong si Hades to keep themselves alive. And mas lalo siyang magkaroon ng pressure para sa mga darating pang pagkuha ng mga jungle creeps. Hindi nila tatantanan to. Nandito na nga, si Few naman daw. Dito sa bandang orange buff ang medyo magmamata. At may guiding wind agad na sundo. Parang ano lang, nagparamdam lang kumbaga. Grabe naman yung combo niya. By the way, ang daya niya na kung kung mahahatak ni Liu yung target niya with a Shadow Stampede and Ghost versus Hades. Naabos si Ogwen, walang flicker, alam nila. Medyo napilitan na talagang gumamit doon si Ogwen. Pero hindi naman na siya tuluyang hinabol din. Hades, kinakailangan alam din niya na talagang makapag-farm muna siya at this point. Peso, eto na! Yan yung hinahanap niya. Oh! Okay. Hindi napindot yung kanyang ultimate. Good escape coming in from Ogwen. A misclick from Hades. Nakaabot na siya ng level 4. Sayang lang at hindi niya nakomit yung ganong klase ng kill. Pero right at the middle, Few is also feeling the damage output. Pero in less than 20 seconds, ay lalabas na yung pinakaunang turtle ng laban na to. And this is gonna be important for both the Fredrin and the Fanny. Alam ni Marco, sabi niya, boss, level 4 na yung Fanny. Hindi ako lalabas. Andiyan yung ano na naman niya. Macro sense. Nakabo! Oo, ginamit na nga yung cutthroat! Oh, nawala ng purple. Nawala ng energy. That was awareness na naman muli na nanggaling kay Super Marco. Wala siyang BMI. Sobra na. But as of the moment, hindi niya kailangan ng BMI. Just keep themselves out of sight. At ngayon, Galtizi solo. Hinihintay si Hades na iniistorbo ni Ogwen sa pagkuha ng purple buff. Alam nila kung nasaan ngayon ang mga players ng Team Flash. Alam nila sina LOL, CJ, at kung nasaan din ang jungler. Kaya naman isang mabilisang turtle ang makukuha nila. Yup, Lossy, medyo nangangalahati. Lagpas kalahati na nga yung buhay. And this time, Hades was able to take the purple objective but at the cost of his own retribution. Ogwen doing a pretty good job giving out the vision para sa kanya makakampi as AP Brand gets an objective. Ito lang din yung minsan mahirap kapag ikaw yung early game lineup. You really have to execute. You really have to put the pressure in. And ang nangyayari is nakokontrol actually ni Ogwen, yung Fanny. There's not a lot of plays to happen in the map. Yung bottom lane, that's gonna be a wash dahil yung Pakito ay super mobile talaga and may damage output din naman yan and he can actually sustain himself versus the Terizla. Top lane, super sensitive ni Marco sa mga nangyayari sa paligid niya. And yung middle lane matchup, I mean, it's a promise na pwedeng puntahan actually ni Hades pero lagi kasi nakabantay yung guiding win. Wala dito kay Ogwen. Yep. Maging sa nakikita natin at inaasahang kalamangan na manage pa rin siya pero flap easy! Ooh. We're talking about self-sustain at na-sustain niya ang kanya sarili. This time, si Varix na naman ang pupuruhan ng iba sa mga members ng AP Brand. Nothing's gonna happen. Pero sa Hades, medyo inintay niya yung tamang pagkakataon. But the timing's just not there anymore. Flap was able to escape. So Kyle TZ and the rest of the crew putting the pressure on the enemy jungle cap. Oh, malaking bagay yun though, yung energy shields dito sa may bottom lane. Although konti lang din naman yung nakuha ni Hades. So still, wala pang masyado nangyayari dito for Team Flash. I mean, if you're AP Brand, you're happy with the current state of the map. Kasi pagdating mo na mid-game, you can actually start utilizing the Bruno. And hindi rin naman ganun kasama yung late game mo versus Team Flash's lineup. Although, I would say, magkakaroon sila ng problema when it comes to actually engaging versus the Ixia in the late game. Meron kasi silang Pakito eh. Yup, and this is where the annoying part begins. Para sa side ng Team Flash, Lolsing, neto na hatak na naman ako. Tay, gagamit na naman ng Minoan's Fury. Also with a full barrage, mixed upon it, pero Few na ligtas ang kanyang mga kakampi. And this time, meron yatang nagkawalaan ng purple objective. Si Hades is now gonna be gone. And Kyle Teezy makakuha. It's the first blood in 4 minutes of the game. Napakatagal bago natin makita ang unang casualty. Pero mas maganda ang naging team fight prior to that. Sobrang on point ng Netherrealm na naman na ipinato dito ni Kapitan. And nakuha pa ni Kyle, I believe, yung purple buff ni Hades dito. So again, nullified yung early game ni Hades dito. And Flap TZ even getting the crammer on the bottom lane. Talagang sinasakal yung funny ni Hades dito for Team Flash. They have to do something about this kasi AP Bren, at some point, they will start grouping up, put pressure on the tower, and itong lineup ng Team Flash ay magsiscale down in the mid-game. And in addition, meron ba rin purple objective ang side ng AP Bren na hanggang ngayon na hindi na rin denyo nitong si Hades kasi alam niya na malalagay siya sa alanganin, especially with the mobility. But here comes Hades though. Hindi niya naaabutan pa, so he is gonna be making his escape pabalik sa base. Grabe, napakahirap na sitwasyon nito para sa isang opposition na talagang nakasalalay din o gusto mo sana sa Fanny papaikot ang early game mo dahil hindi nga natin nakikita na napupull off nila
nila. Yung ine-expect natin na makuha at matimpla nila during early stages of the game. Unti-unti na natin aasahan yung pag-group up na talaga ng AP Bren at yung paghanap ng objective. Pero si Pew! Yun lang, nag-guiding win lang, boss. Ayaw mag Nether Realm. Sabi niya, titipirin ko to hanggang sa 1 HP. Kasi in less than a minute ay magkakaroon na din naman ang susunod na Lord. And Kyle, TZ, once again, getting the purple objective na dapat sana ay kay Hades. Yung kaninang slow burn na ginawa ng Team Flash sa kanila, ngayon slow burn naman. Nagkakatanda nga lang itong sina Flap TZ at maging sina Hades doon sa bottom lane natin. Parang literal na wala muna masyadong action kung action o team fight kung team fight objectives na bumabalik na ang AP Bren sa nakasanayan nating gameplay nila. Yep, and look at this, 6 minutes. Nag-group up na ang side ng Team Flash because they know they're slowly losing the grasp of territory dahil nabitawan na nila yung isang tore sa may bandang itaas. In less than 10 seconds ay lalabas na ang pangalawa, ang pangatlong turtle na laban na to. Ito na yung classic lane swap na ginagawa usually ng AP Bren. Once na nag-spawn sa gold lane yung turtle and pasag na rin yung tower na yun, magpapanda sa lane. Pero di naman yung ginawa ng Team Flash, lumipat na yung Ixia para lang hindi siya masama sa pressure ng AP Bren towards the top lane. But still, at some point, you really have to take care of this Bruno na pwedeng i-utilize ng AP Bren when it comes to pushing these towers. Lalo yung Bruno ay nakabantay na sa bottom lane. Uy, grabe naman yung hatak na yun! Pull coming in from Few. Nakuha na naman ni Kyle TZ, all three turtles leaning towards the side of AP Bren. And no casualties needed. As long as we get objectives, we're good. Okay ngayon ang AP Bren sa kanilang mga nagagawa. Si Kylo. At hindi din nila binibitawan yung pressure basta-basta. Alam nila ngayon doon kung na nasa siya. Yung mga ayaw mamigay. Sa Team Flash. And ang mangyayari dito, yung presence lang ni Kyle TZ enough para mag-react ang Team Flash. All the while, bottom lane, tulak mula kay Super Marco. That was a great takedown para sa kanila, para mas lalong mapalawig yung kanilang kaalamangan. It's now 4.9k gold that we are talking about in this match. And kung titignan din natin ang mabuti, halos 800 yung lamang nung Fredrin dun sa Fanny. 1.3k yung lamang nung Bruno dun sa Ixia. Sakit na rin mga bola, nadadamdam na. Pero maging yung kamao ni Flap TZ, kailangan mo palang bantayan kasi maging yan, hindi basta-basta palulusutin si Vanix ngayon. Kaya nasabi natin kanina, hindi ganun kalaking problema yung Ixia, especially from mid to late. Kasi may pakito na pwedeng mag-burst down dito kaya Vanix. Kasi Adibir, nagalas siya naman ang full barrage, also with the penalty zone as well. Ogwen, medyo nangangalahati. Actually, lagpas kalahati na nga, pero buhay pa rin. Using the guiding wind para mapa-bring down itong si Lolsi. That's gonna be another kill going on to the side of AP Bren. Initiation by Team Flash, but the Hive with the counter-attack. Kulang pa, and this is because of the gold advantage na nabuo ng AP Bren. They're sustainable now enough to at least live through the team fight of Team Flash. Yung full barrage, sinalo nila yung Netherrealm. Actually, mga matay dapat silang tatlo doon, pero dahil may passive yung Netherrealm, no? Pag na-break yun, may invulnerability for 1.2 seconds. Yung cables ni Fanny, hindi nag-matter. Hoy, kahit lumipad-lipad lang siya doon, okay lang sa AP Bren. At ang isang pinakakinakagulat ko sa team fight, parang halos hindi nagalaw si Super Marco. Parang andun lang siya, talaga pinagsisisipa lang ng mga bola, tapos hindi naman siya nagalusan masyado. Si Kyle sabi niya, boss, may purple, boss. Oh, at may purple na naman niya. This time wala yung retribution, pero yung side ng Team Flash ay papalagba. Hindi muna. AP Bren getting another major objective. At mukhang gusto na nilang kunin tong Lord, pero hihintayin muna nila na magkaroon ng retry si Kyle TZ. Si Marco sa bottom lane, eat all you can. Naka-buffet sa farm. Kanya lahat ng green, kanya lahat ng minion wave, walang number pressure sa kanya. Yung panay, sinubukan siya putang kanina, pero hindi rin kaya ni Hades patayin yung Bruno as of this moment. Masyado na ring malayo si Hades. It's gonna be the first Lord secured by the side of AP Bren. Talagang ang mga pag-angat muna ang aasahan natin makita mula dito kay Hades on this Fanny na kanina pa constantly dinedeny ng purple buff. At talagang binabantayan, bantay sarado sa sarili niyang jungle. Grabe. At hindi halos pinapagalaw kahit nasabi nating dapat ito yung hero na sobrang likot sa side ng Team Flash. Ganyan dito sa Pilipinas, pag naglaro ka ng RG, hindi na may imigay ng purple buff yung mga tao dito eh. Basta pag nakikita nila yung number, nag-15. Boys, alam nyo na. Kailangan, andito tayo. May mission dapat present tayo. And so far, mission accomplished for AP Bren dahil hindi talaga nila hinahayaan. Mas madalas pa yung attendance dyan eh. Yun na sa school eh. Yun na nga. Perfect attendance eh. Pag-assassin ka, may purple buff ka. Yung kalaba mo, perfect attendance eh. Yun ang mahirap. Without the purple buff, hindi masyadong makakagalaw si Hades as of this moment.
dahil laging markado ni Kaltizi and company yung purple buff na dapat sana ay mapupunta sa jungler ng Team Flash. Oh, si Flap. Si Flap. Naku po, makikipagsabay na sa Pani. Oh. Actually, kaya niya to eh, technically speaking. Baka mamaya sabayan bigkas na talaga. Three members coming in from AP Bren. Actually, apat na pala. Pero mukhang madedepensahan pa ng iba sa mga members dahil Circling Eagle ay nagamit na. Kahit Adamir, yung Netherrealm penalty zone, binitawan na rin. Pero wala yatang casualty na mangyayari unless Jay is gonna be stuck right here courtesy of Super Marco. Goal para sa side ng AP Bren and the Hive takes one down. Grabe, parang ready na sumalo dun siya, no? Si Kyle Tizzy. Kulumipad dun siya Hades. Pero meron pang mga minion waves na kinakailangan alalahanin. Itutuloy-tuloy ng AP Bren. My goodness, may hila na naman. That was well done para dito sa side ng AP Bren dahil nakuha nila yung baka. At sabi nila, baka naman, kunin na natin to. Make way for the Hive dahil nakuha na naman nila yung Netherrealm para maibigay yung Appraiser's Wrath. Pero si Adamir, buhay pa. Pero isang inhibitor in 11 minutes finally out for Team Flash. Grabe, talagang pinalambot yung baka. Pinagsisipakan ng bola. Oh, well done. Well done talaga. Well done na pinalambot. May tenderizer eh. May tenderizer dito yung AP Bren. And just like that, Team Flash, suddenly yung mid-game nila ay nabura kagad. And AP Bren, hawak na nila yung damage na kailangan nila, yung sustain with the Netherrealm. And of course, yung capability to save their teammates. Actually, ginagamit na nga ni Ogwen yung kanyang spells para sa mga aggressive maneuvers from AP Bren. Nakakatakot nga kung nag-commit pa doon ang Team Flash, naka-ano pa, naka-double buff nung nagpupush ang AP Bren etong si Super Marco na currently ay 3-0 lang naman, 3/4 nung kills na hawak-hawak ng AP Bren ay talagang nasa kanya. So that explains the 10k gold na hawak-hawak niya. Pero grabe yung habol kay Hades. Min, kahit si Ogwen nakakapag-dish out na ng ganun kalaking damage, and this is really alarming for the side of Team Flash, their main insurance. Otherwise, is itong si Vanix na kahit papano hindi pa naman namamatay. So, kailangan lang nilang bigyan ng paulit-ulit na minion waves para makakuha ng gold. But how far can they go? How long can they hold on to this matchup? Kasi mukhang isang Lord na naman ang mapupunta sa side ng AP Bren. Tinutuloy-tuloy na lang nila ito. Alam nila na wala nang lalapit basta-basta. And that's the second Lord, the level 2 Lord, the Luminous Lord na mapapasa kamay ng AP Bren. Merong ampas na kasama, kaso nakabasag na nga sila. So, yeah, di ba, parang nakunahan pa nila yung pangangailangan ng ano, italon ng Lord. Ang hirap na rin ito for Team Flash. May Blade Armor actually na hawak yung Fred rin. So, yung full barrage ni Ixchel rito, kailangan niya ingat ang sarili niya. Pag napababa yung HP niya, may flicker din si Flaptease rito. Yung pakito, pwede mang snipe sa may bandang likuran. Especially with the provided help ni Matilda and the Faramis with the Netherrealm and of course, si Circling Eagle. Kayang-kaya talaga dive in ng AP Bren yung backline ng Team Flash. Katakot-takot yung dive na yon kung makikita natin in action dahil merong paparating na nga at kasamang Lord ngayon ang AP Bren. Team Flash will try to defend this pero nandoon, uy, si Hades with an attempt. Kaso sumasakit eh, umaabot na rin yung mga bola. Talagang binabato na lang ni Super Marco at ngayon Tori naman ang target niya. Si Kaltizi umabate na ng konti. Checkmate, says AP Bren. Team Flash, make your move right here, right now dahil binabasag na nila isa-isa ang mga inhibitors. Kyle, TZ nagpanakap na naman. Adam, hinihintay natin yung penalty zone na lalatag doon sa dalawa. Super Marco gumanta na naman ng Wind of Nature and also with a knockup coming in from Lossy. Pero another lock-in! Andun pala si Flap as they take the series!